ano yung mga nakakapag-motivate sa'yo? Naghahanap ka ba ng mga pampagana para gawin mo yung isang bagay? Iniisip mo ba na kailangan mong ma-inspired para kumilos? Para bumangon? Paano kung mahirap pala yung pangarap na gusto mong abutin? Paano kung naging boring na? Hindi ko alam kung napapansin ba ito na iba, pero mahilig tayo maghanap ng masaya, ng exciting, ng motivation. Maganda to. Di ako against dito. Maganda to bilang pampagana sa pag-aaral, pagtrabaho, pagnegosyo, dahil natutulak tayo nito para magsimula, para magpatuloy. Maganda yung ini-encourage natin yung isa't isa, nagtutulungan tayo. Nakaka-motivate yun eh. Pero ang malungkot dito ay hindi lahat nakakuha ng motivation. Alam mo ba yung feeling na natapos mo yung assignment mo na napakahaba? O yung attitude mo sa paggawa ng seat work dahil sobrang nagets mo yung lesson nyo sa math? Saya, di ba? Ito yung isa pang pwedeng panggalingan ng motivation. Actually, para sa akin, ito yung main source ko ng motivation eh. Although may mga tao naman sa paligid ko na napagkukunan ko ng motivation or inspiration, like matalino sila, so gusto ko ako rin. Kaya therefore, nagaganahan ako mag-aral. Pero yung ganong klaseng motivation, sa akin, pangalawa lang yun eh. Bigyan ko yan ng real life example. Ako, pag may assignment ako, bihira yung gagawin ko yung assignment ng maaga. Ginagawa ko na lang kasi usually kapag nilalagay ko sa schedule o sa to-do list. Tapos pag dumating na yung oras ng paggawa, ayon sa schedule na ginawa ko, tungkol lang gagawin. Walang motivation, just mere organization. Pero alam nyo kung saan ako na ma-motivate. Pag nagsimula na ako magbukas ng notebook, mag-ready ng ballpen, magsuot ng salamin at magsimulang magsulat, doon ako na ma-motivate. Pero teka, paano ka ma-motivate kung nagsimula ka naman ng gumawa? Yung motivation na nakukuha ko, hindi yun para magsimula ko sa paggawa ng assignment. Yung motivation na nakukuha ko ay para ipagpatuloy ko yung paggawa ng assignment. Yung the fact na may nakikita akong progress, doon ako kumukuha ng fulfillment. Therefore, nagaganaan akong ituloy. Naniniwala ako na maganda ma-motivate sa mga quotes, sa mga motivational speakers, sa mga mayayaman na tinuturuan ka paano rin yumaman. Dahil ako mismo, gusto ko rin nun. Pero sabi dito sa librong The Motivation Myth, for most of us, getting motivated is not hard. But sustaining it long enough to accomplish meaningful goals is challenging. Sinasabi dito sa librong to na kung titingnan mo talaga, madali lang ma-motivate sa simula. Kaya pansin mo, marami tayong mga nasisimulang bagay like nagustuhan mo to noon, kaya mo ginawa. Nagustuhan mo to ngayon, kaya mo ginagawa. Pero kung tatanungin natin yung sarili natin, meron na ba akong natapos? Meron na ba akong isang bagay na kung saan nag-excel ako dahil pinagpatuloy ko pa rin to kahit nagiging boring na? O baka marami lang akong alam sa maraming bagay, pero wala ako dun kahit isa na magaling ako. Success is repeatable and predictable. It's about doing the right things diligently, the right way, over and over. Naniniwala ako na yung bawat maliliit na progress, pwede mo nang tawaging success. Madalas kasi inisip natin na yung success yung the best, yung bigatin, yung sobra. Pwede mong isipin yan. Okay lang yun. Pero hindi ba masyadong nakaka-overwhelm? Minsan kasi sa sobrang taas ng ini-imagine, pag di ka na umabot doon sa taas na yun, iniisip mo, failure ka na. Yung parang gusto mo, level 100 ka, pero nasa level 90 ka lang. Nakalimutan mo na, nalagpasan mo na yung level 88 or 89. Ang gusto ko lang sabihin sa video na to ay, huwag natin maliitin yung mga maliliit na bagay na ginagawa natin. Huwag natin maliitin yung mga onti lang na meron tayo. Dahil di natin alam, sila pala yung mga kapagbigay sa atin ng tunay na motivation. Motivation na kung saan may nararating ka at motivation na pangmatagalan. Kung nagustuhan mo itong video na to, like ka lang. Kung hindi, okay lang. Subscribe kayo at hit niyo yung bell para sa mga susunod na video. Bye!